Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming mga pangarap sa buhay? Kasi ako, present din ako dyan. Talaga naman sinisipagan ko mga bossing. Bukod nga po sa mga pangarap po natin, hindi pwede hanggang pangarap lang po tayo. Kailangan talagang pagsisipakapan po natin yan. Double time talaga sa pagkayot mga bossing. Ngayon po mga bossing, para yung mga pangarap natin, walang umukontra mga bossing. Bukod po sa secret muna. Kasi ganun din po ako. Kasi mapapasin ko, pag napacheck ako, kahit sa nanay ko, na ikwento ko, hindi po siya natutuloy. Ang dami mga balakid mga bossing. Kasi sinisimple ko na lang. Kaya nung isang beses, tatanong nanay ko, eh bakit tinawag mo yung, ba't ko daw po pinatawag yung manggagawa namin? Yun nga po yung karpintero. Sabi ko na lang, eh kasi may papa-repair ako. Hindi ko nakalwento yung buong pangyari kasi may mga pangyari na nauudlot kapag kinukwento. Bukod po dyan mga bossing, mas mainam din. Sabayan natin ito ng pampaswerte para hindi maudlot mga bossing ko yung ating mga pinapangarap. Or kung mauudlot man to, ibig sabihin hindi talaga to para sa atin mga bossing. Pero syempre, paglalaban muna natin. Pero kung talagang hindi, huwag natin i-push. Baka hindi talaga para sa atin mga bossing. Ngayon pa mga bossing, gawin po ninyo ito. Proven po ito. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng suka. Dahil saktong-sakto mga bossing ko, ngayong araw nito, ay pwede natin gawin ito dahil ito ay third quarter moon ngayong araw nito. Kaya pwede natin itong gawin. Pero kailan nyo ito napanood, pwede nyo siyang gawin mga bossing kahit anong araw. Kaya minsan nire-replay ko yung video kasi pwede mo naman itong gawin. Mala nyo, nung unang panood nyo ito, ayaw nyo, walang dating sa inyo. Tapos sa sumunod nyo siyang napanood, kahit sabi mo, nung isang taon pa po ito, pero nagustuhan nyo siya, asya, lumarga po kayo. Basta kung kailan nyo ito nagustuhan. At kung ano-ano man pa, pala siya na po mga bossing, sinisinok po ako. Ngayon po mga bossing, ano-ano man, anong araw nyo siya nagustuhan. At kung sino man na nagbablog po nito, kung ano man pampaswerte po yan. At parang ikikinabog, gusto nyo itong gawin, lumarga po kayo. Pero kung walang dating sa inyo, huwag nyo nalang papansinin. Ngayon po, simple lang ang aking ituturo. Ngayon, kailangan po natin mga bossing ko ng suka. Hinaluan na rin naman po rin namin ito ng bawang at yun din po mga bossing ko ang sibuyas at konting asin at sili. Kumbaga nandito na lahat-lahat mga bossing ko sa sukang ito. Marami kayong pwedeng gawin. Kumuha po kayo ng kalahating timbang tubig, lagyan ng isang kutsarang suka, pagkatapos punasan ng main door po ninyo. Pwede rin naman nasa may sahig po ninyo, punasan niyo po yan. Bagamat maamoy, amoy maasim, pero panandalian lang po yan dahil nawala naman ang kamalasan po ninyo mga bossing. Halimbawa yung bag po ninyo, minamalas. Ganun din po gawin po ninyo. Bulak. Punasan nyo po pero hindi masyado siya naglalawa. Hindi siya masyado yung bang basang-basa. Ayan. Pagtapos, itapon nyo yung bulak. Patuyuan nyo lang sa sinig ng araw. Tapos, ispray nyo lang ng konting pabango. O, hindi yun na maasim po siya, mga bossing. Basta pasinagan nyo siya, tayaan siya kung sa matuyo. Para yung alat po niya. Ako, mga bossing, kahit sabi mo, maasim yan, gagamitin ko yun, basta maswerte yan. Basta magkakaroon ako ng maraming pera. Ba, okay lang sa akin, kahit maasim po yan. Ganun po gawin po natin. Tapos, siplak na ang ating bibig. Huwag po magdaldal ng daldal mga bossing. Hindi nakakatulong. Ako po mga bossing, ako yung tipo ng tao, pakikinggan lang. Tapos alas sa personal, nakikinig lang po ako. Hindi ako yung daktak na nagmamarunong. Gusto ko kasing pakinggan ko ano yung sinasabi sa akin ng bossing ko. Yung mga ganun. Kaya pag tinanong lang ako, saan ako sasagot? Hindi ako madaldal sa personal. Pero sa video, syempre, ako lang nung isa nagsasasalta po dito. Kaya daktak po ako ng daktak. Pero sa personal, pakikinggan ko kung ano yung sinasabi mo. Yun, ganun po ako sa personal naman. Ngayon po mga bossing, kasi mas mainam po mga bossing ko, yung gagawin natin pampaswerte, gustong-gusto po natin mga bossing. Kaya tandisin nyo sa inyong kalooban, simple at napaka-epektibong pamamaraan. Kapag minsan nyo lang ito ginawa mga bossing, yung mismong basahan na ginamit nyo dito, tapon nyo na, wag na po kayo manghinayang. Yung bulak, itapon nyo na po yan mga bossing. Wag ka na manghinayang dahil marami na yan nahigop ng mga kamalasan. Magtataka ka mga bossing ko sa suka at ganoon din sa ulit. Paano nyo nahihigop yung baho ng loob ng inyong tahanan? Ganoon din ng inyong pong rep mga bossing. May hiwaga talaga ito mga bossing. Ito po yung nagdudulot ng swerte. Lalo na kung perfect ang sangkap. Kaya kung kayo pinaniwala at tayo siya po itong gawin, asya, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito at good luck po sa iyo po lahat.